ng katawan ay nararamdaman. Subalit ang kasalanan ay di kailanpaman. Anumang sugat kung malalim ay nanghahapdi. Kapag nagdurugo, maaring kapag nagagalaw, lalong nagnanaknak. Subalit ang galit sa puso habang nakatirik at ito'y bumabaon. Walang tinik na mararamdaman, walang hapding mararamdaman, kundi sakit ng kalooban. Halina kayo, mga minamahal ko, tantuin ang tinuran ko. Pag-ibig ng Ama'y damhin yung tuwiran, upang anumang dinaranas sa buhay, magaanin yung nayuusad na pagtatagumpayan. Buhay po ba ang Diyos? Walang taong makapagsasabi na ay malakas ang katawan ko, hindi ako magkakasakit. Walang taong makapagsasabi malusog ako, di ako mamamatay. Walang taong nakababatid ng kanyang sinasapit. Ano man ang gawin niyang pangangalaga, pag-iingat sa sarili, kung minsan di niya sinasadya, nagasgasan, nagalusan, dili kaya'y nagkasugat. Kahit na sa isang bagay lamang na kanyang nadaanan, di niya namamalayan, natisod ang paa. Siya'y nagkabukol, dili kaya'y nasaktan. Subalit, ang gagawing patnubay ng Ama, kung tunay na siyang nangangalaga at pangangalaga niya'y ipagkakaloob sa inyong lahat at dadamhin naman ninyong lahat, ano man ang nararamdaman niyo, ang pag-ibig pa rin niya ang nangunguna. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, mga minamahal, kung hindi nga magkagayon at di nga gayon ang nagaganap, walang naglilingkod na makakalaban kapag siya ay dumaranas ng pagdalisay. Kaya nakakalaban at nagiging matapang ang Amang pinaglilingkuran, siyang tuwirang inaasahan. Halina kayo, mga mahal ko, di man naglilingkod kayong naturingang sinasambit ng tao. Kung ang puso nyo'y dadamhin yung totoo, Diyos Ama ng buhay nyo, kayo may di liligaya. Hindi kaya kakamtin nyo ang tunay na galak na mula sa Kanya? Kaya nga't maliwanag, kayo man din ay liligaya, sapagkat ang tunay na kasiya at ligaya sa Diyos Ama nagmumula. Mga mahal, sumayin nyo ang kapayapaan. Mapapalad ang bawat araw, nagmimiting Ama'y kamtin, manahan sa Kanya ang Espiritu niya. Sapagkat ang bawat anak niya'y kailangan ito. Ito ang magbibigay katatagan, magbibigay sigla, galak ng buhay. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramenehana, nekkaramenehana, nagkaramanihan ng buhay po ba ang Diyos? Pawang katotohanan, kung minsan hindi maabot ng tao yung lumaban ka, yung mga hindi nakakaunawa, sasagot sa'yo, paano nga ako makakalaban eh, masakit nga. Suplada pa, no? Suplado pa. Labanan mo yung buhay. Paano nga ako makakalaban eh? Hirap na nga ang aking buhay. Galit pa, no? Mga minamahal, kung binabaybay nyo lamang ang katotohanan na nakatala sa banal na aklat, mahal na mahal ngang naturingan pinangakuan na mainam si Solomon na naghayag ng 10 utos ng Ama, subalit dumanas ng hirap ng kalooban, sakit ng loob sa mga taong kanyang pinaglingkuran. Buhay po ba ang Diyos?
maliwanag niyang iniwanan, hinabilinan, na habang wala siya, ano ang dapat gawin? Subalit dumating siya, ano ang ginagawa ng mga hinabilinan niya at iniwanan? Nagsasaya, naglilibang, sinasayawan ng rebulto na ginawa ni Aaron. Buhay po ba ang Ama? Sapagkat nga ang tao ay balisaw-saw, madaling magsawa, madaling sumuko. Kapag yung pangako ay hindi pa natatanggap, nako, para ba yung taong, lalo na yung parang batang sutil na nakikipaglaban pang lalo. Yung ginagalit baga lalo. E sino naman ang gagalitin mo, ang Diyos mo? At yan ang ginawa ng mga Israelita. Habang wala itong Moises, sa halip na magtibay na manalig at umasang babalik itong si Moises, iba ang ginawa. Nagpagawa ng rebulto at iyon ang sinambahan. Nagsayaw ng nagsayaw na naglango ng naglango. Yan yung mga taong nalilibang sa mundo. Walang inalam at walang inaalam kundi kasiyahan. Kaya naman, ang nagsasakripisyo hindi naunawaan. Ang nagbibigay ng sakripisyo ay pinagtatawanan. Subalit, kay buti ng Ama. Batid niya ang mga anak niyang tapat sa Kanya. Kilala niya ang mga anak niyang nagpapakatuto sa Kanya. Kaya naman ano ang ginawa niya? Ang mga nagtalusira at naging suwail, hindi nakatuntong sa lupang pangako. Buhay ba ang Ama? Kaya't kung pagninilayan ng tao, ano ba ang kaakibat ng pinagdaraanan mo? Pagkatapos ba ng dusa mo, hilahil pa rin ang sasapitin mo? Hindi. Sapagkat sa kabila ng pagdurus at hilahil, may kaakibat na kaginhawahan, kalwalhatian at kasiyahan. Buhay ba ang Ama? Kaya ang matapat sa pananampalataya at matibay na nananalig sama, nandoon sa puso, tinatago sa damdamin, pinagtitibay sa kaisipan, ang matapat na pag-asa. Hindi nawawala ng pag-asa, kundi lumalaban at umaasa na babahaginan siya ng Ama, palalayain siya ng Ama, at kakamtin niya ang tagumpay. At siyaan ang nais ng Ama, yaon ang nasa ng Kristo. Kaya nga, kung damang-dama ng tao ang Ama, mararamdaman ang pag-ibig niya. Kaya mga mahal, sa awit, may ganitong mga kataga. Mula sa awit 23. Ang awit ng pastol. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At tinaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan sa matwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang, sa harap ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y yung ginagawang nakikita ng kaaway, nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang saro ko ay iyong pinaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Buhay ba ang Ama? Tuwirang ang pastol na mainam ay binigay ng Ama
binahagi niya upang tamasahin ang galak na dulot niya, upang patotohanan na siya'y buhay na kumakalinga, upang buhayin ang pag-asa ng bawat isa, upang kamtin ang kagalakan, upang magliwanag ang nadidimlan, at ang bawat nagtamas at nakakamtan, tuwirang ang liwanag nga ng buhay sa kanila'y naibigay. Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Bakit kung minsan nalilito ang buhay ng tao, nagugulo ang isip ng tao? Sapagkat maraming tao sa maghapon, abalang-abala ang isip kung saan-saan at kung ano-ano. Subalit ilan kaya ang magtitibay na sa kabila ng mga pinagdaraanan, ang isip ay nakatuon pa rin sa Diyos Ama niyang buhay. Subukan ninyo, mga minamahal, kung may karamdaman na hindi kayo nagkakaroon ng takot sa damdamin nyo at di nalilito ang puso ninyo at isipan ninyo, ay wala ang kung ano-anong pumapasok. Kung hindi magkaroon kayo ng lakas at pagtitibay, kung hindi magkaroon kayo ng tapang, kung hindi magalak ang inyong damdamin, kung hindi hawiin ang Ama ang dilim sa inyong isip. Pawang katotohanan. Sapagkat, kung hindi nga nagbibigay galak ang Ama, sino nga maglilingkod sa inyo na may nararamdaman? Wala. Sapagkat, kung katulad ninyo ang damdamin at paghari ng Ama ay wala, at ang pag-iisip ay nalilito, bakit sa kabila ng nararamdaman, maglilingkod ka pa? Sa kabila ng pinararamdam sa'yo, lipaglilingkuran mo yung kapwa mo, alam mong may sakit ang mga ito? Dahil nandyan ang pag-ibig ng Ama, dahil nandyan ang lakas niya, dahil ibinahagi niya ang liwanag at pangunawa, may mga kapatid kayong naglilingkod sa kabila man ng may nararamdaman. Ang naganap kay Juan ay maaaring maganap kay Pedro sapagkat kapwa sila binahaginan. Alalaumbaga nung ibig kong ituran, ang nagaganap sa mga hinirang ay maaaring maganap din sa inyong mga tagasunod lamang. Mga tagapakinig, mga anak pa rin kayo ng Ama. At hindi nasusukat ang biyaya ng Ama at pagpapala niyang pang-espiritual doon lamang sa mga taong kanyang mga hinirang, kundi sa lahat ng kanyang mga anak na sa kanya'y tumutupad at sumusunod sa kanyang kalooban. Kaya't ang sino mga anak niyang nakakadama sa kanya, ang kalooban niya'y naghahari siya. At ang sino mang pinangungunay siya, ang kaisipan niyang nalilito'y nahahawi niya ito't nabibigyan niya ng kapayapaan. Kaya nga, kung nais mong pumayapa ang isip mo, kung nais mong magalak ang puso mo, hanapin mo ang magbibigay nito. Hindi bagay, hindi pagkain, hindi salapi, kundi ang Diyos mo na may karapatan na bumuhay sa iyo. Mga mahal, alam ng Ama kung ano ang kailangan ninyo sa bawat araw. Alam niya kung ano at papaano kayo nabubuhay ayon sa kanyang pananaw. Alam niya kung ano ang inyong nararamdaman at di malilihim kahit buturan man ang inyong damdamin. Subalit, paano mo mapapabatid sa kanyang ikay tunay na anak niya at paano mo mapapakilalang tunay kanyang matatawag na anak? Mga mahal, kung minsan ang nagiging hadlang ng ligaya ng tao ay ang pagsunod na totoo, ang pagtalima, subalit, kung gagawin lamang tama ang lahat ng tao, walang maninibugho, walang magpupuyos ang damdamin, walang malilito't magugulo, kundi lahat ay patag, may kasiyahan at may kagalakan. Sapagkat ang tao kapag malakas, walang iniisip na magkakasakit siya. Kapag masaya, hindi niya iniisip na baka malungkot siya. Habang mayroong nakakamtan, hindi niya iniisip na baka mawalan siya. At yan ang pawang katotohanan, mga mahal ko.
Subalit ang mga anak ng amang binibigyan niya ng malawak na pangunawa, pinaghahanda niya ang mga ito. Hindi lamang sa para ngayon, kundi hanggang sa kabilang buhay nila. Buhay ba ang ama? Kaya naman, ang mga anak niyang sa tuwina'y natatamnan niya ng mabuting binhi niya at patuloy na siyang nangangalaga at pinangangalaga ay siya, tunay na nagsisipamunga at nakakamit nila ang matamis na lasa. Mga mahal, walang ibang tunay na pastol, walang tunay na lilingap, papatnubay sa lahat, kundi ang Diyos ng liwanag. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pangalang Hesukristo, kung lahat ng tao'y makikipagtotoo, mahihirapan ang kapwa mo na tibagin ka at matibag kayong totoo sa Ama. Sumain niyo ang kapayapaan sapagkat maliwanag ang katotohanan. Walang dapat makapakipaghiwalay o makapaghiwalay sa tao sa Ama, sa mga minamahal niya, maliban ang kamatayan. Kaya mga mahal, kung sa tuwina ay buhay lamang ang pag-ibig ng Ama sa puso nyo, at buhay na buhay ang pananampalataya nyo, sa tuwina ay buhay ang pag-asa nyo, at ang liwanag sa inyo'y hindi na mamamatay, kundi patuloy na magniningas at magniningning na ganap. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkaramaneyahan. 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 Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Iba't iba ang paggamit ng Espiritu sa katauhan ng tao. Subalit iisang Espiritu ang gumagamit na mabuti ang dulot sa bawat ginamit na anak niya. Buhay ba ang Ama? Kaya, ang tuwirang anak ng Ama ang kumikilala sa Kanya at nakakakilala sa Kanya, hindi lubos na magagapi ng mga dinaraanan sa buhay, kundi malulubos at nalulubos palalo ang pagtitiwala, pananalig sa Amang dakila. Buhay ba ang Ama? Kaya, kapag dumaan ang napakasakit at napakahirap mong pinagdaanan, pagkatapos niyon, walang bakas. Parang hanging nagdaan na hindi mo na pansin kung gaano kalakas, sapagkat hindi bumakat sa iyong balat. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung papaano ang tao ay nabubuhay sa panahon noon, kailangan ang tao ay mabuhay din sa panahon ngayon. Subalit, ang nabuhay noon sa panahon na iyon na hindi nakaunawa, nawa naman ngayon, mabuhay kayo na may pangunawa. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, iba't iba ang pamamaraan ng paggamit ng Espiritu Santo, subalit ang bawat ginamit sa iba't ibang paraan, kung iisa ang tinanggap, iisa ang layunin, at iisa ang damdamin. Kaya naman kapwa, nagkakaunawaan, ang nag-iisa't nakikiisa, ang tinanggap at tumanggap. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sino ba ang tunay na dapat tanggapin ng tao? Nawa, huwag lamang karamdaman ninyo ang nais niyong gumaling. At nawa, pakita niyong totoo sa Ama ang pananampalataya niyo. Sa paniwalaan niyo, chain dito magaganap sa buhay ng tao. Halimbawa, nagkasakit ka ngayon, pinagaling ka, gumaling ka pa.
nagkasakit ka uli, pinagaling ka, gumaling ka pa. Nagkasakit ka uli, pinagaling ka, gumaling ka pa. Pag hindi ka na pagagalingin, kahit saan ka padaliin. Wala ka ng kagalingan. At kung dumatal naman yung oras na yon at kilala mo na ang Ama at nadama mo na siya, wala nang sa'i, sabi ng tao, na bulol-bulol pa. Wala nang sakit sa kalooban. Damang-dama mo na, na dapat sumuko ka na. At maluwag na sa puso mong binibigay mo sarili mo. Hindi yung mayroon nga, ang tagal-tagal na. Hirap na, hindi pa sumusuko. Ayaw pa rin sumuko. Bakit kaya? Alam niyo po, kapag kilala niyo ang Panginoon, kayo na mismong hihiling, Panginoon, huwag mo na akong pahirapan. Kung ako'y kukunin mo, kunin mo na ako. Sapagkat, alam mo yung pagkuha niya sa'yo, ay magaan mong ibinigay at magaan niyang tatanggapin sapagkat kapwa kayo nagkakaunawaan. Buhay ba ang Ama? Subalit, nang dahil nga hindi pa nakikilala at natatanggap ng iba, hirap na hirap ang pagsuko. Alam niyo po, mga minamahal ko, alam naman ang Ama kung ano yung kakayahan ninyo. Nadarama niya kung ano'y kagagalak nyo. Kaya't maging totoo lang kayo, ibibigay niya sa inyong ikagagalak nyo. Ipahihiram niya sa inyo ang saya, ang ligaya, ang kasiyahan. Kaya nga, pagkatapos ng lahat mong pinagdaanan at pagsisigaw mong buhay ka, Ama. Buhay ba ang Ama? Subukan ninyo, mga mahal ko. Kaya lamang, sadyang napakahirap ituwid ng tao at napakahirap ipakamtan sa tao ang nasa ng Ama, ang kalooban ng Ama. Sapagkat nga dito sa mundo, maraming pagnanasa, maraming kagustuhan ng tao, subalit ang pinakagusto ng Amang ayaw nilang gustuhin, ang kilalanin siya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Masarap po ang mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Buhay ba ang Diyos? Kaya ng panahon ng Kristo, ayon kay Marcos, at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Tinawag niya ang 12 at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod, ni pagkain balutan sa lapi sa inyong lukbutan o bisan ay huwag kayong magdala. Ngunit, magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa 5 tahanan ninyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang langis ng Espiritu, ang langis na kapangyarihan ng Ama, ang langis na hindi namamatay, ang ilaw na dulot kanino mang anak niya. Nang sino mang magawaran ay tuwirang gumagaling at napapalayas ang demonyo ilanman ang nakasalakay sa katawan. Sa makatwid, mga mahal, kung papaano nagbahagi ang Ama sa tao,
ang anak ay nagbahagi rin sa tao. At kung papaano ang pamamahagi ng anak sa mga tao, ang mga binahagina namang anak ding tinatawag na binahagina ng tunay na anak na bumaba na mula sa kanya ay nagbahagi rin naman sa kapwa-tao. Sa makatwid, walang katapusan ang bahagi ng ama. Ang lahat ay pagbabahagi, ang lahat ay pinakikinabangan ng mga nabahaginan at tumanggap na tuwiran. Sa makatwid, mga mahal ko, kayo kaya'y di makikinabang kung sa bahaging kaloob na mula rin sa kapangyarihan ng ama upang gamitin ang bawat isa, upang ilahad ang marapat, tuparin ang dapat, ipakita ang ganap. Sino kaya ang tumanggap na hindi makikinabang na ganap? Mga mahal, makinabang nawa kayo sa kaloob ng ama mula noon ngayon at kailanman bilang espiritu na pinamamahagi at binabahagi sa mga anak niya upang magpatutuong buhay na buhay siya at di namamatay ang kaloob niya sa ibabaw ng kalupaan. Espiritu Santo, tamasahin niyo nawa mga mahal ko ang mabuting kaloob ng ama sa buhay niyo. Pagpalain kayo, sumayin niyo ang kapayapaan. Nekkaramanayahanam. Buhay po ba ang Diyos? Kapag nagugutom ka, ano ang paraan para mawala ang gutom mo? Po? Pagkain. Kapag nalulungkot ka, ano ang pamamaraan para maaliw ka? Pera po, Eka. Kaya pala wala siyang pera. Yung may pera na nalulungkot, ano ang paraan para mawala ang lungkot? May pera na. Mga mahal, tatandaan po ninyo, ang daming problema ng mundo. May pera na, mamumblema pa rin. Mahirap, namumblema. May sakit, may problema. Walang sakit, may problema. Ano nga kaya ang taong walang problema? Mayroon nga bang taong hindi nagkakaroon ng problema? Subalit, lulutasin lahat ng ama mong bumuhay sa'yo. Ano man ang kinamtan mo at pahintulot na maganap sa'yo, kung tuwirang siya ay kinikilala mo. Buhay ba ang ama? Kaya, pagkaluwat-luwat man sa isang iglap, may magagawa ang Diyos Amang Mahal. Ang sabi nga, kung minsan tiniis mo pagkatagal-tagal ang bubong mo'y tumutulo tuwing umuulan, magsisisti kang, pag may ulan lang naman, tsaka tumutulo yan. Ba't nakakaraos ka ng maluwalhati? Eto na naman uli ang tagulan, gano'n na naman. Pero tuwing umuulan nagsasabi ka, eto na naman ang ulan, mababasa na naman kami, may butas ang bubong. Pero nakakahulagpos ka. Subalit, sa hindi namamalayan isang araw ba, patitibag mo pala yung puro butas mong bubong. Tama po ba? Ganyang kumilos ang ama. Kaya lamang hindi nasusuri ito ng mga tao. Hindi sinusuri ng maraming tao yung kung paano siya kinakalinga ng Diyos niya, kung paano siya ginagabayan, kung paano siya nakauusad, nakasasadyad sa bawat maghapon, ang nakikita'y alin? Problema sa buhay, kulang sa pamumuhay, karamdamang nararamdaman. Yan ang laging nasusuri ng tao. Subalit, yung mabuting ginagawa ng ama, hindi nakikitang mabuti ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mapapalad ang nagpapahalaga. At nagbibigay ng kahalagahan
sa mga pagpapala ng Ama, di lamang sa material, hindi lamang sa bagay-baga, kundi yung buhay na pahiram sa Kanya. Buhay ba nga nyo? Sino po pinalakpakan nyo? Buhay ba nga nyo? Pumalakpak sila. Buhay ba ang Diyos? Ayon. Sabi nga ng isang nagkwento, isang araw, Eka, pinating na ng araw, sabi sa akin, kuhanan ko po ng picture. Nang makuhanan po ng camera at pinokos, sabi, bakit po ganon may lumabas doon sa araw sa mga palibot ng kulap ay isang shade ng imahin at yung muka ay kamukha ko, sabi niya. Iginuhit ko po. At doon naman sa kabila, Eka, ay krus. Matagal na po, Eka. Sinabi ko yun sa nanay ko, pinakita ko sa nanay ko. Sabi daw po ng nanay niya, yan, Eka, yan, krus na yan, ay yung pagdaraanan mo. Subalit, ito, yung Ama na nagmamahal sa'yo, at ang liwanag na yan ay ang nakagabay sa'yo upang maisadyad mo, mahulagpusan mo yung cross na dinaranas mo. Ang sabi niya, ito na po siguro yung karamdaman kong ito na nararamdaman ko, yun yung cross ko. Tama ka, sabi sa kanya. Subalit, magalak ka pa rin at magpasalamat. Ang krus mo na yan ay wala pa sa dulo ng kuko na tinaglay ng Kristo. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, kung katotohanan lamang sa puso ng tao ang pananalig, pananampalataya at pakikipagtotohanan, totoong-totoo po, habang may nararamdaman ka, ang pag-ibig mo ang lalong pinasisibol ng Ama sa puso mo. Ang pandamang mabuti siyang pinababahagi ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu niya upang taglayin mo ang lakas at huwag kang mawala ng pag-asa. Totoong-totoo po yan sapagkat ang sino mang tao hindi niya alam ang kanyang magiging bukas. Tama po ba? Subalit, ikaw na anak ng Ama na umaasa sa Kanya, hindi mo kinatatakutan ang iyong bukas. Dahil alam mo, ang bukas mo at maghapon maging magdamag, siya pa rin. Buhay ba ang Ama? Ang buhay ng tao ay punong-puno ng pakikibaka. Araw-araw ay pakikibaka sa buhay. Kaya, ang mga hindi nakakaunawa sa larangan ng kabanalan at kabutihan, subalit nananalangin daw, ang daming hinaing, ang daming daing, ang daming tanong, ang daming kaguluhan. Subalit, ikaw na anak ng umaasa sa Ama at nagtitiwala sa Kanya, marami ka mang gustong itanong, natatakot ka. Ano man ang pinagdaraanan mo, wala kang ginagawa kundi manalangin, umasa, at magtibay sapagkat alam mong ikaw ay hindi niya pababayaan. At nawa, sa pagtungo niyo sa dakong ito, ito ang maging maliwanag sa inyo. Hindi man kayo makabalik na at hindi man kayo bumalik na. Nawa, masumpungan nyo ang tunay na sinasamba ninyo at tinatawagan.
Naway madama ninyong tuwiran sa inyong damdamin at makilala ninyong lubos kung sino siya. Hindi lamang sa biyaya kayo dapat maging masaya. Hindi lamang sa inyong kalusugan kayo dapat magpasalamat, kundi maging sa inyong mga pinagdaraanan at mga hirap ng buhay ay pasalamatan niyo pa rin siya. Sapagkat dito niyo mapapakita ang pagtitiwala niyo sa dakilang Ama. Walang magmamayabang o magmamalabis na kwento sa inyo, sapagkat ang sino mang mayabang, kung daranasin niya nang dahil sa kanyang kayabangan ang kanyang sinisiwalat, siya rin ang mahihirapan. Subalit, naririnig ng Ama kung gaano katapat ang puso't pag-iisip para mabatid niyo ang lahat, na marapat na ito ang maging damdamin at kaisipan ng sino man. Upa, saan man dako siya naruroon, nandun pa rin ang pagtitibay na matakot siyang magkasala. Upang sino man ang kaharap niya at mga kasama, naruroon pa rin ang takot niya sa Amang huwag siyang maligwak o maligaw man lamang. Upang sa kabila ng kanyang tinatawid, nandun pa rin ang kanyang pag-ibig sa Ama, sapagkat siya o ng kanyang nararamdaman, ang kinilala niyang Diyos na sa kanya'y nagpahiram at nagtiwalang bigyan ng buhay. Mga mahal, kung totoo lamang ang pananampalataya ng bawat isa at pananalig, magpapalakasan ng loob ang bawat isa. Magpapatatag ng pagtitibay sa pananalig ang bawat isa. Hindi ikaw pang magiging isang daan ng kapwa mo para humina ang pag-asa at pananalig niya sa Ama. Kaya kahabag-habag ang isang hinirang, pagkatapos siya pang nagiging panghina ng kapwa niya. Dapat, ikaw na hinirang, kayong mga pinili, isang tuwirang tunay na halimbawa. Tulad ng mga apostol na pinagtiwalaan ang Kristo at hinayo na padala dalawa. Sapagkat umaasa ang tinanggap nila ay kaya na nilang pangalagaan at kaya nilang isabuhay. Mga mahal, mas masarap ang pagtiwalaan kaysa hindi ka paniwalaan. Sapagkat kung pinagtitiwalaan ka ng Ama, hindi ka man paniwalaan ang kapwa mo, matibay pa rin sa damdamin mo na makalalaban ka sapagkat ang Diyos mo ang nagtitiwala sa iyo. Subalit, hindi ka man paniwalaan ng kapwa mo at marami man sa iyo ang magtawa, ang mahalaga, ang Diyos mong nagtitiwala sa iyo, ang higit na madama mo at makilalang lubos mo pa. Kaya mga mahal, kung totoo lamang ang puso ng tao at tuwirang ang isip ay totoo, nung kang hindi ka tanggapin ang kapwa mo, masaya ka pa rin. Nung kang hindi ka paniwalaan ang mahalaga, ang Diyos mong nagpahiram ng buhay at may karapatan ng buhay mo, siyang may tiwala sa iyo. Kaya huwag mo siyang biguin at huwag mo siyang pagmalabisan. Sapagkat kung gaano ang pagtitiwala niya sa iyo, alam niyang ikay anak niya na magiging matapat, hindi magiging malabis, hindi magiging suwai. Mga mahal, at ito'y nagagawa ng isang taong may takot at patuloy na magkakatakot. Subalit, ang panandalian lang takot, hambing sa isang nakapreso, nakakulong. Pag wala ang gwardya, magwawala na. Ang dapat nasa isip at damdamin ng tao, alamin ito. Saan ka man naruroon, nakikita kita, anak ko. Ano man ang ginagawa mo, batid na batid ko. Gaano man ang pagtatago mo at sino man ang pagtaguan mo, sa'ki walang malilihim na totoo. Kung ganito ang batid mo, tao, gagawin mong marapat sa Ama mo.
sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkaramenehanam. 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 Kaya mapapalad ang mga pinagtiwalaan na kahit siyang dako makaabot makarating, nandun pa rin ang katapatan. Sa pagkataglay na nila ang liwanag na kaloob ng Ama upang maging buhay nila'y sa Kanya na iyasa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenehanam. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, anong ginawa nung hari na yung may-ari ng lupain na pinagtiwalaan yung Erieka, pangasiwaan mo, Erieka, Erieka, Erieka. Eh, yung hindi totoo. Eh, wala pa naman Eka, hindi pa darating Eka. Ano? Nasa banal na aklat po yan. Eh, hindi niya alam, hindi naman niya sasabihin kung kailan darating. Ganyan din po yung kamatayan. Hindi alam ng tao kung kailan darating. Ganyan din po ang paghahari ng Ama, hindi alam kung kailan darating. Para ikaw ay parusahan niya na sa ginawa mong kasalanan, husgahan ka na sa ginawa mong kasalanan, o hatulan ka na sa ginawa mong kasalanan, at gantimpalaan ka naman sa mabuti mong ginawa. Alin kaya ang mas masarap? Yung dumating man siya sa anong oras, ang igagawa niya sa igantimpala o parusa? Bahala kayong mag-isip at tumanggap. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayong lubos. Mga mahal, kay sarap-sarap mabuhay, lalo na't kung may pagmamahal. Asahan mong di ka malulumbay, pagkat Ama mo ay buhay. Kay sarap-sarap mabuhay, Diyos Ama'y nariyan lamang, di Kanya iniiwan sa tuwi na'y nakakamtan. Ang pag-ibig niyang walang hanggan, ni walang kamatayan, kaya't ikaw sa Kanya'y maglaga ng buhay na sa'yo'y pahiram. Buhay ba ang Ama? Painumin. Buhay po ba ang Diyos? Ang Diyos ay may pandama.
ang Diyos ay may pagkilala sa lahat ng mga anak niya. Kaya, halimbawa, ay kawawa naman Eka yun, may bukol kalaki. Eh, hindi naman po ang may bukol lang nakakaawa eh. Sapagkat di lamang lahat ng may bukol ay nakakaawa, ano po? Sa totoo lang, mayroong bukol na walang kwenta. Mayroon namang maliit lang na bukol. Cancerous siya. Ano? Pero may bukol na pagkalaki-laki, di siya cancerous. Totoo po ba yon? Eh kung di po kayo naniniwala, tanong niyo sa mga nag-aral. Buhay po ang Diyos. Ayan pala, may nurse pala dyan. Totoo ba yun, anak? Oh, totoo. Lahat ba ng cancer eh, agad acute? No. May mabilis na cancer na tahimik siya. Pero mabilis siyang kumalat. May behave. Ano? Pagka umarangkada siya, agad acute. Subalit mayroong napakadalang, napakabagal niyang kumilos taunang inabot. Eh, kaya lang namamatay agad yung iba. Depression, stress, ano pa? Ano, nagkasama-sama na, nalungkot, nagisip, di makakain, hindi makatulog, hindi cancer, kinamatay. Ano kinamatay? Ha? Kay sarap-sarap mabuhay, kung Diyos ama'y kapiling mo lamang, Kanyang Espiritu'y damhin mo lang, ika'y Kanyang aaliwin. Sisidla ng kalakasan, kay Kanyang patatatagin, liliwanagin niya ang inyong buhay. Kay sarap-sarap mabuhay, kung Diyos ama'y kikilalanin lang, pagkat ika'y anak niyang minamahal, na di kailanman iiwan. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Nako. Eh kung buhay ang Diyos, anong dapat isipin? Anong dapat gawin? Pogi o. Tingnan mo nga si kapatid na Dorio. Pakakalbo pa niya yung buko niya. Lalong gaganda. Yung iba, nagpapahaba na buks siya, nagpapakalbo. Buhay po ba ang Diyos? Pero sabi nga, wala po sa buhok ang kaligtasan. Kung saan ka nagiginahawahan at presko sa katawan mo, ano? At para sa tingin mo'y maganda ka, sulong! Kaya lang, kalinsabay ng pagpapaganda sa sarili, pagandahin mo rin ang kalooban mo. Buhay bang Diyos! Eh, wag naman pong magagalit, ano? Wag naman din pong magdaramdam. Eh, hindi naman po ang kaligtasan, eh, buhok, eh. Kahit sayad hanggang lupa ang buhok mo, manang-manang ka pa, hindi ka maliligtas kung puso mo'y burak ang laman. Buhay bang ama? Subalit, kahit na ikaw ay tinging sosyal, subalit ang puso mo'y malinis, ang isip mo'y malinis, at ang puso mo'y mapagmahal. Nako, sigurado, hindi ikaw ang nagahari sa sarili mo, ang Diyos mo ang totoo sa iyo. Buhay bang ama? Kaya, ako po eh, minsan may lumapit. Nakwento na ito sa inyo eh. Di na po ako eka naghihikaw eh. Di na eka ako nag-aalahas. Eh, bakit ka ako? Eh, sinasanay ko na po yung sarili ko. Kasi po eka, pagdating dun, wala. Wala na po eka ang mag-aalahas. Aba, eh, paano ka pang mag-aalahas dun eh, wala kang butot laman. Ha? Dito mag-alahas ka ng mag-alahas kung may susuot ka. Buhay ba ang ama? Kaya lamang, wag mo isuot kung pinagyayabang mo lang. At kung ninakaw mo, ano? Subalit kung ito ay binigay sa iyo ng bukal sa puso at ikay nagpundar ng sa sarili mo,
Abay, suot mo. Ilagay mo lang sa tamang okasyon. Baka naman ikay sumasambay pagkahaba-haba ng tikaw mo. Eh, sino ba pupuntahan mo? Disco house? Buhay bang ama? Buhay bang ama? Eh, kailan mo kaya ako isusot ang alahas mo? Eh, hindi na po, Eka. Wala na po, Eka. Eh, nasaan? Gusto ko itanong kung nasaan. Eh, pamigay mo sa akin at pamimigay ko. Mamagalit. Buhay bang ama? Mamahal! Isang pagtutuwid lamang po. Nang panahon ni Reyna Esther, sinuot pa lahat ang mga lasi at nagsuot ng magarang kasuotan. Eh bakit niloob ng ama na magapin niya si Haring Nabucodonosor ba yun? At nailigtas niya ang kanyang bayan. Eh di kung galit ang ama sa mga lahas eh, hindi niya pinagpalang maligtas yung bayan niya. Eh di, walang hiya kang prinsesa ka eh. Napakayabang mo, ang dami mong suot eh, hindi ka magtatagumpay. Sana sinabi ganun ano? Hindi. Nang dahil sa magandang layunin niya, sa kanyang mga kababayang aping-api, dumulog sa sama. At naakit ang hari, nakuha niya eh, ulo niya. Buhay bang ama? Mga mahal! Napakabuti ng ama, napakadakila niya. Kung magpapakita ka sa kapwa mo na magpapa-impress kang pasimple-simple ka at mahinhin ka, subalit sa puso mo na may hindi ka, ayaw ng ama yun. Ilantad mo na. Buhay ba ang ama? Kaya, eh ba't po yung mga lagad mo? Naka-lipstick Eka. Naka-alahas. Aba, sinabihan ko nga po sila, mag-ayos kayo. Sapagkat pagpatay na kayo, hindi na kayo makakapag-ayos. Buhay bang ama? Buhay bang ama? Eh, ano pong magagawa mo? Eh, binibigay sa kanila yan, eh, by disuot nila. Alam niyo po, kung minsan ang tao sa inggit na lang gumagawa ng istorya. Pero ba't ka maiinggit sa kapwa mo? Eh di, kung nakikita mong nakahikaw, maghikaw ka rin. Kung nakikita mong nakakwintas, magkwintas ka rin. Ah, ba't ka maiingit, gumagawa ka ng istorya? Hiningi ba yun sa'yo? Isang halimbawa lamang po ito na kumisa'y nagiging daan ng hidwaan ng tao. Yung bagang nananahimik ang kapwa niya, ginagawa niyang istorya. Dapat ang nakikita ay yung sariling gawa niya. Huwag yung kapwa niya. Eh, pawang katotohanan po. Kailan pa ninyo isusuot kung may damit kang maganda? Pag namatay ka, pagsususun-susunin mo yan. Kakatuwa ang mundong ito. Nakakatuwa ang mga tao. Huwag ka lamang magsuot para akitin mo si Juan si Pedro. Subalit, kung para sa pagpapaganda mo sa sarili mo at nakikita ng ama, maayos ang puso mo, sulong gawin mo. Buhay bang ama? Anong binilin sa mga apostol? Huwag magbitbit ng kahit ano. Kundi ang panyapak. Ang ibig sabihin ng panyapak, yung kanilang kalasag na daladala, yung tibay ng paninindigan nila sa kaloob ng ama, sa kaloob ng Kristo sa kanila. Sapagkat, ang sino mang tunguhan nila, dapat ang matibay nilang paninindigan, ang pagtahak nilang diretsyong daan, yun ang makita sa kanila. Kaya ipagpag nyo, Eka, ang alikabok kung ayaw kayong tanggapin. Hindi po nakukuha sa simple-simple yan. Hindi nakukuha yan sa ayaw mong maghikaw. Meron ka naman. Tapos magtatawa ka sa iba. Pipintasan mo sila. Bakit? Tandaan po ninyo, kaya ibinigay ng ama ang ginto para gamitin. Subalit huwag makasilaw sa iyong mata, baka mabulag ka. Buhay bang ama? Buhay bang ama? At ang tunay na ginto ay ang gintong aral niya para magliwanag ang isip mo at mabuhay kang ayon sa kanya. Kaya ang sino mang nakatunton sa kanyang kalooban, namumuhay ng nasa ayos at hindi nakikialam sa kapwa niya. Buhay bang ama?
pinakikialaman kung may magagawang mabuti siya, subalit di nakikialam para pagchismisan sila. Gandang umaga po. Buhay po ba, Ama? Nako. Ay, salamat. Pinalakas Eka ang loob namin. Susot ko na Eka yung mga... Ba? Napagnilayan ko lang po eh. Yung mga alagad ko nang nangamatay. O, eh, paano pa nilang isusot yung kanilang mga lasa? Ipatay na nga sila. Ano po? Ang mahal. Hindi hinihingi ng pagkakataon sa panlabas na kaanyuan. Ang hinihingi ng Ama, yung panloob na kalooban. Ang panlabas na kaanyuan ay panlabas lamang yan sa pananaw ng tao. Subalit ang kalooban mo, siyang pakalinisin mo at ang isip mo, sigurado ang kalooban ng Ama maghahari sa iyo. Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung naturalesa ka ng simple at talagang wala kang hilig diyan, eh wala nang magagawa ang sinuman sa iyo. Subalit, huwag mong ginagawa ang kasimplihan na yan para lamang masabing ang Diyos ay sinasamba mo. Sapagkat hindi doon nakikita at doon ang panukat ng Ama na kaya kanya'y liligtas at kaya kanya kalulugdan dahil simple kang manamit at mag-ayos. Kung ang puso mo na may punong-puno ng isip na masama sa kapwa mo at galit sa kapwa mo'y naririto. Isip ka ng isip kahit na kanino ang puso mo'y kung ano-ano ang galit kahit kanino. Buhay ba, Ama? Kaya mga mahal, napakasarap mabuhay nang walang iniisip na kung ano-ano kundi ang Diyos Ama mo, Kristo. Buhay ba, Ama? May tanong po ba? Eh, paano po? Eh, yung damit kong pangkasala ba? Eh, kung naman araw-araw susot mo yan, eh di araw-araw kinakasal ka. Buhay ba ang Ama? Ang isuot mo sa twina, yung natural na kasuotan kung ano ang gusto mo, eh ba teka mga lagad mo, nakapantalon? Oh, makakaupo ba sila ng ganito kung nakabistida? Po, alin ang mas maganda? Nakakaupo sila ng ganito, sumalpak maldipak, na walang nakangak-ngak. Oh, yung simpleng damit, na paganyang-ganyan ka, pero saan ka naman? Dalahira ka pala. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Hindi, ibig sabihin, di po dalahira yung mga alagad mo. Wala po akong sinabi ng ganon. Pero pag dalahira pa rin sila, sila magdadala nun. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, pakatandaan po ninyo. Gusto mo bang? Kaya lang po eh, kung talagang pupunta kayo sa simbahan, huwag kayo nakashort. Ano? Eh kaya lang, siyempre, natutunan na ng tao ito, nagamutan lang. Kaya kung anong suot nila, gusto nila, bahala sila, no? Pero sa totoo lang, kung lalagay mo sa tama, dahil ang Diyos mo ay pakikipagniigan mo, hahanapin mo, itatama mo yung pananamit mo. Tama po ba? Eh, ang dahilan pa ng iba, kaya hindi ako nagsisimba, wala po akong damit eh. Kahit tatlo lang ang damit mo, pinagpalit-palit mo yan. Hindi naman sasabihin ng Diyos mo, aba anak, kahapon yan, ngayon ito na naman. Buhay po ba ang Diyos? Ang mahalaga, ang puso ng tao. Nabubuhay ka't namumuhay ka na hindi nag-iisip ng masama kahit kanino sa kapwa mo. Pwede po ba yon? May nagtanong. Pwede. Kung wala kang iniisip na masama sa kapwa mo, magiging malinis ang isip mo. Eh bakit mapag-isip ka ng masama sa kapwa mo? Bakit? Hindi naman dapat silang isipin, pati iniisip mo. Kasalanan mo na yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na.
Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat wini ka niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalan. Purihin ang Ama. Magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. May tanong po ako sa inyo. Naturalmente, kung minsan, hindi mo man sinasadya, may pumapasok sa isip nyo, no? Sinungaling yung taong hindi may pumapasok sa isip. Subalit, may isip ka naman nga eh, kaya nga sinabing may isip ka eh. Eh di pag nilayan mo, dapat mo bang isa-isip yan o hindi? Dapat bang manahan sa isip mo yan o hindi? Dapat bang kalimutan mo yan o hindi? At kapag... Kala ko, dinaklot mo na yung daliri. Ang Diyos! Kumusta na? Kumusta na po? Meron talagang parang binibili yung ngiti, ano? Madalang tumawa, ano? Pero masaya ang puso, ano? Meron namang palatawa, pero magagalitin, ano? Iba-iba ugali ng tao. Pag inintindi mo ang tao, malulo ka ka. Buhay ba ang Ama? Ano dapat pakaintindihin? Ang kalooban ng Ama na kung papaano mo mararamdaman at mananahan siya sa buhay mo. Ang mga salita niya na dapat mong pinagninilayan upang hindi dumudumi ang isip mo. Hindi nagugulong buhay mo, hindi nadidimlan ang isip mo. Subukan nyo, pag di nangyari sa inyo, sinungaling ang Diyos. Buhay ba ang Ama? Subalit dahil hindi siya sinungaling, ang nakikipagtotoo, kinakamtan ang totoo. Pagpalain kayo, mga mahal ko, at magharing lubos ang liwanag sa isip at damdamin nyo, mangibabaw ang katotohanan ng maparam ang kamalian. Pagpalain kayong walang humpay. Mga minamahal, ano po ba ang dapat ikasiya ng buhay ng tao? Alam nyo po, pare-parehas lang naman tayong mag-aaral eh. Bilang apo kunching, pare-parehas lang po tayong mag-aaral. Pare-parehas lamang din po tayong tagasunod. Pare-parehas lang din po tayong may buhay, may wakas. Pare-parehas lamang po tayong nakikibaka sa buhay. Wala po tayong sasabihin mo, ikaw yun, ikaw yan, ganyan ka, ganun. Hindi po, pare-parehas tayo. May pinakikibakahan, may pahiram na buhay, may wakas na buhay, at pare-parehas tayong tagasunod, tagapakinig, at anak ng Diyos. Kaya lamang, dahil pare-parehas tayong mga tao,
iba't iba lamang ang hangarin, ang damdamin at pag-iisip. Kaya ang dapat pag-isahin ang isang damdamin, ang isang layunin. Yaon ay ang kabutihan at ang kabanalang mula sa Diyos amang mahal. Pagpalain po kayo, pumayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib ng liwanag na walang kamatayan upang patuloy niyong maunawaan ang buhay sa tuwing may bukas pa. Sumayin niyong pagpapala ng dakilang amang mahal. May tanong po ba? Wala. Tayo na. Umuwi na tayo. Ano po? Di po ba? Excuse uli ako ngayon, ano? Tsaka si Mother. Sa totoo lang po eh, kung kailan natutuyo, tsaka medyo mabuti pa nung sarili. Ako, dinalihit uli ka ako kagabi. Sabi ko, hindi ka pwede! Apo, sabi ko, hindi na ako minom ng malamig. Hindi ako kumain ng candy. Wala akong kinain para mangate. Aba, ama, sa'yo ba galing ito? Anak, hindi kita pinahirapan. Maganang binibigay ko sa'yo. Ano po dapat kong gawin? Lumaban ka. Buhay ba ang ama? O, mga mahal, sumayin niyo ang pagpapala ng amang pangunawa nang mabatin niyo hindi sa kanya ang dusa, hindi sa kanya ang sakit, hindi sa kanya ang kamatayan. Eh, kanino po ba't namamatay ang tao? Kaya nga hindi sa kanya, sapagkat may buhay na walang hanggan. Papatayin lang katawan mo para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Eh, paano mo kakamtan yan kung di ka mamamatay ang katawan? Kaya lang, eh, kailan po ako mamamatay? Aba, hindi ko alam. May bang Diyos? Kaya kung hinahanap mo yung kamatayan mo, bahala ka. Ano? Kung gusto mo pang mabuhay, hanapin mo ang Diyos. Buhay ba ang Diyos? Kung hinahanap mo ang lungkot mo, bahala ka. Eh bakit po? Gusto ko lang maging masaya. Eh gusto mong maging masaya kung ano-ano iniisip mong nakakalungkot? Eh gusto mo nga pong gumaling. Eh gusto mong gumaling kung ano-ano iniisip mong nakakatakot? Buhay ba ang mahal na ama? Mga mahal! Oh, tama ba? Gusto mong gumaling? Maging masaya ka. Ikaw, kumusta ka na? Tumayo ka nga. Tayo. Oh, nahihilo ka pa. Bagya na lang. Paikutin kita mawawala yan. Buhay po ba ang Diyos? Oh, di ba? Normal naman. Ano? Ano hindi normal sa'yo? Ha? Oh, hindi nga normal. Vertigo. Buhay ba, ama? Mga mahal sa inyong lahat. May tanong po ba kayo? Wala. Alam niyo po, sadyang ang tao'y dumarating kung minsan eh, nakatahimik kang ganyan. Biglang may papasok sa'yong guguluhin ka, no? Ano dapat gawin? Tatanggapin mo ba yon? O ikay mananalangin at itatakwil mo yan? Sigurado, pag ginawa mo yon, wala nang papasok kundi panatag at kasiyahan sa puso mo. Buhay ba ang ama? Subukan po ninyo. Eh, halimbawa, wala kang pera. Anong gagawin mo? Magagalit. Iiyak. Bibigyan ka ba ng galit mo? Bibigyan ka ba ng iyak mo? Hindi. Sasakit pa ulo mo, naragdagan ang problema mo. Ano gagawin mo? Manalig ka sa ama. Eh, nananalig po ako. Mabuti ba ginawa mo? Ah, hindi po ako makasagot. Eh, kaya iyan. Walang sasaklawlo sa'yo. Hindi ka pala mabuti. Pero subukan mo magpakabuti. Kahit nakapwa mo lang sa katabing bahay mo, nalaman niyang, uy, wala kang ulam. Ibigyan ka. Tama ba ga? Ay! Mabait ka sa kapitbahay mo. Ay, wala pala akong bigas. Pahiraming ka. Masama ugali mo. Baya mong gutumin yan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Mamahal, totoong-totoo po. Subukan lang po ninyo. Maliwanag ang katotohanan na nakatala sa banal na aklat. Kung anong ginawa mo, siyang ganti sa'yo. Kung anong tinanim mo, siyang aanihin mo. Magtanim ka ng magtanim, marami kang aanihin. Ba't ayaw gawin? Subukan yung gawin. Makita ang katotohanan
itanong mo kay Tulpo. Buhay po ba ang Diyos? Mamahal, tayo na po at tayo'y magsihayo na. Ayaw pa ninyong umuwi. Ako po'y uuwi na. Kasi, ay Baba Diyosan ka? Ha? Babalik ka ba? Kung kaya mo, bukas bumalik ka, magpabanyos ka.